Pinoy Butcher. So yun mga tol, ito na yung washing. So kakabit na natin. Ready naman to. May nakaabang na supply ng tubig. Tapos yung drainage niya. So ito yung sa drainage. So ito. Tapos yung sa dryer. Itong abang niya, yung sa exhaust. Kakabit lang yan. Para yung buga sa labas. Tapos may saksakan. Siya yung abang ito. Saksakan. Bad. So ayan mga tol, ayan, nagpipintura si Giovanni. Habang magpipintura si Giovanni, asimbulin ko na rin itong ano, yung dinilever kahapon ng The Bricks. Dumating na kahapon yung furniture na in order namin, pati yung washer at saka dryer. Yun nga, ngayon is Saturday. Nandito si Giovanni, nagpintura. Tapos niya pinturahan yung sala. Dito. Yun. Yan yung tsura ng sala. Pintura. Yan. Tapos ngayon, nandito na naman siya sa kwarto. Habang pipintura siya, asimbulin ko na rin to. Basa pa. So, bukas na yan pag natuyo. So, lilihain pa kasi yan. So, yun. Dodoblihan ko pa tong pintura. I-double coating ko pa. Yan. So, bukas tutuloy ko yan. Pagpipintura dito. So, yun. Ito na yung kwarto. Ito yung in-order namin sa The Bricks. Yung kama, sa itong dresser, sa may mirror doon. So ito yung mga tol, brand new na binili namin sa halagang 1,200. Yan, kama. Yung kama na to kasi merong mga drawer siya. Yan, mga drawer. So pakita ko sa inyo mga tol. Yan oh, may mga drawer yan bawat gilid. Yan, hindi ko pa nalagyan ng handle. Ito yung handle, ito pa lang yung nalagay ko. Yan. Dito hindi ko pa nalagyan sa kabila. Yan, isa pa lang. So
Tsaka ito, hindi ko pa nalagyan ng mga handle. So, itutuloy ko to mga tol. Ngayon, maglalagay ako ng handle. Pati yung closet, pininturahan ko na rin. Ayan o. Pininturahan ko na rin. So, yung mga gilid-gilid dyan, lalagyan ko ng mga molding. Ayan, para maganda tingnan. Iyon. So, dalawa nga pala kami nagpintura nito. Tinulungan ko siya pagkatapos ko nag-assemble nito. Ganon yung mga brand nyo dito na mga bed. Ganon yung presyo, mahal. 1,200. Tapos, pag sa online marami ka makikita na makakabili ka sa online ng 400, 500, 600. Isang set na. Ganito, marami ka makikita sa online. 40 lang. Samantalang ito, pag brand nyo, bili na yata namin ito. Yung presyo yata nito is nasa 300 Canadian dollars. 300 plus. Tapos binibenta lang na 60, 80, mga ganun. Yung kamamay foam yan, kasama. Kaya 1,200. So, yung foam na yan, nagkakalaga ng 400 Canadian dollars. Pero, marami ka makikita sa online yan, binibenta lang 100. Ayan, 50, ganyan. Kung wise lang talaga mga tol, kung ano ka, kung gusto mong makatipid, marami sa online, sa marketplace, maraming nagbibenta dito. Kasi kadala sa mga puti, ayun, nagbibenta. Dahil nga, nung pagbili namin ng bahay na to, na-excite si Missy, so bumili siya kaagad. To, so stagal namin hinintay. Halos, binili namin to ng July 11, tapos kahapon lang dumating na August 27 kahapon. So kulang magdadalawang buwan mga tol bago dumating kasi matagal nga na yung deliver dahil sa pandemic. Ayun, kasama pala na deliver nito yung washing at saka washing machine at saka dryer. So andun na sa baba. So nagamit na, nakapaglaba na si Mrs. kanina. Yung mga tol, nakikita nyo, yun, binablog ko yung mga ginagawa, mga buhay-buhay namin dito. So, kung bago ka pa lang dito sa aking YouTube channel mga tol, pindutin mo na yung subscribe button. So, yun lang naman yung ginagawa ko dito, sinishare ko yung buhay namin dito. Salamat nga pala dun sa mga loyal na mga nanonood. Malaking tulong po kayo dito sa akin YouTube channel. Kasi kahit papano, kumikita po ako dito sa YouTube. Mapapansin nyo mga tol, yung gawain dito, kung kaya naman, ako na yung gumagawa. Hindi na ako nagpapagawa sa iba kasi mahal ng paggawa dito. So yun mga tol, tatapusin ko na to. So, bukas naman ulit. So, siguro dito ko lang tatapusin tong video ko to. So, salamat sa pagsama mga tol. So, kita-kita ulit sa next vlog mga tol. Hanggang sa muli. Bye-bye!